Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carlinian learners. Airing live from the Mangu Bamboo capital of the Philippines, San Carlos City, you're tuning into CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner, where passion is the key, learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner. Magandang buhay, Grade 9 students! Isa na namang araw ang ating pagsasamahan tungo sa karunungan at pagpapahalaga sa edukasyon sa pagpapakatao. Ako, si Sir Rodel Puyawan from Speaker Eugenio Perez National Agricultural School, ang inyong magiging teacher webcaster sa edukasyon sa pagpapakatao 9 sa araw na ito. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, siguraduhin nakahanda ang mga sumusunod. Una, ang inyong self-learning module sa edukasyon sa pagpapakatao 9, Quarter 3, Module 4. Ikalawa, ang inyong ballpen at papel para sa inyong pagtatala sa mga mahalagang impormasyon sa ating aralin at pagsusulatan ng inyong mga kasagutan para sa ating mga gawain. At ikatlo, hinihingi ko ang inyong atensyon at kooperasyon sa araling ito. Para sa ating pamantayang pangnilalaman, na ipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa. Para naman sa pamantayang pagganap, nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Para naman sa ating mga kasanayan sa pagkatuto, una, natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. Ikalawa, nakakagawa ng journal ng mga gawain na tapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Bago tayo magtungo sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Noong nakarang linggo na pag-aralan natin ang kagalingan sa paggawa, ano na ulit ang kagalingan sa paggawa? Magaling! Ang kagalingan sa paggawa ay tumutukoy sa kahusayan sa pagsasagawa ng isang produkto o serbisyo na mayroong pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga, pagtataglay ng positibong kakayahan, at pupupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, bakit kinakailangan ang sapat na oras o panahon para magkaroon ng magandang paggawa o ng produkto sa isang bagay? Tama! Kinakailangan ang sapat na oras o panahon para makagawa tayo ng isang magandang produkto o serbisyo. Alam nating lahat na kapag minamadali ang isang bagay, ay mas malaki ang tsansa na tayo ay magkamali. Kung kaya't ang pagkakaroon ng sapat na oras o panahon para gawin ang isang bagay ay siyang pagkakaroon rin ng magandang produkto o serbisyo. Ngayon naman, magpunta tayo sa gawain 1 na may titulong subukin. At para sa inyong panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga item at piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Isulat ito sa inyong kwaderno, sagutang papel at activity sheet. Number 1. Ang sumusunod ay kahulugan ng kasipagan, maliban sa letter A. Ito ay pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. B. Ito ay pagtingin ng may kasiyahan at positibo sa isang gawain. C. Ito ay nakakatulong sa tao sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang gawain, kapwa at lipunan. Or letter D. Ito ay paglalaan ng sapat na panahon upang maisakatuparan ang isang gawain. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ang katanungang ito. At ang tamang sagot ay
Tama, letter B. Ikalawang katanungan, si Mark Carlo ay sadyang masipag. Hindi siya nagmamadali sa kanyang mga gawain at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kaya ang palatandaan ng kasipagan ang taglay ni Mark Carlo? Letter A, hindi umiiwas sa anumang gawain. B, ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. C, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Or letter D, hindi nagre-reklamo sa paggawa. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay, magaling, letter C. Ikatlong katanungan, ito ay pagtsatsaga na maabot o makamit ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiis at determinasyon. Is it letter A, kasipagan? B, katatagan? C, pagsisikap? Or letter D, pagpupunyagin? Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay? Tama, letter D. Ika-apat na katanungan, ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao upang higit na makapagbigay sa iba. Is it letter A, pag-iimpok? B, pagtitipid? C, pagtulong? Or letter D, pagkakawang gawa? 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay, magaling, letter B. Ikalimang katanungan, ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid? Is it letter A, maging mapagpakumbaba at matutong makontento? B, maging mapagbigay at matutong tumulong? C, maging maingat sa paggastos at matutong maging simple? Or letter D, maging masipag at matutong maging matyaga? 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay, tama, letter A. Ngayon naman, magpunta tayo sa ating ikalawang gawain na may titulong larawan suri. Panuto, suriing mabuti ang mga larawan, isulat sa malinis na papel ang iyong kasagutan. Unang mga larawan. Yan ay tumutukoy sa magaling. Tumutukoy ito sa pag-aani ng gulay. Ikalawang larawan. Tama. Ito ay pagtatapos ng pag-aaral. Ikatlong larawan. Tumpa. Yan ay tumutukoy sa pagtitipid o pagpapahalaga sa tubig. Alam niyo ba na isa sa mga adhikain ng Sustainable Development Goals ay pagkakaroon ng clean water and sanitation or the SDG number 6 sa buong mundo? Ano ba ang Sustainable Development Goals? When we say Sustainable Development Goals, ito ay tumutukoy sa 17 plano ng United Nations na by 2030 makamtan ng buong mundo ang kaginhawaan sa buhay ng mga tao. Nariyan ang no poverty, zero hunger, peace, justice, at iba pa. Ngayon naman, magpunta tayo sa ika-apat na larawan. Ano yan? Tama! Yan ay tumutukoy sa pag-iipon. Meron ba kayong mga alkansya na tulad ng asa larawan? Kung mayroon man, iyak, meron na kayong idea sa aralin natin sa araw na ito. Para sa gawain number 3 na may titulong puzzle, para sa inyong panuto, tingnan mabuti ang mga larawan. Ilagay ang angkop na titik sa loob ng kahon upang mabuo ang mga salita. Pagkatapos ay gamitin sa isang pangungusap na may kaugnay sa inyong buhay ang salitang nabuo na i-check ng inyong guro. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel or kwaderno. Paalala lamang po, pwede po kayong mag-comment sa ating live ngayong araw na ito
para sa ating mga gawain at aralin sa araw na ito. Para sa unang larawan, yan ay tama. Yan ay kasipagan. Ngayon, gamitin ito sa pangungusap na may kaugnay sa iyong buhay na i-check ng inyong mga guro sa edukasyon sa pagpapakataunan. Para sa ikalawang larawan, yan ay tama. Yan ay tumutukoy sa pagtitipid. Ikatlong larawan, yan ay tumpa. Yan ay tumutukoy sa pagpupunyagi. At ikaapat na larawan, magaling. Yan ay tumutukoy sa pag-iimpo. Matapos natin sagutan ang apat na larawan sa puzzle, pumili kayo ngayon ng isa sa mga salitang iyong nabuo at ibigay ang iyong sariling pakahulugan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel at isumite sa inyong mga guro. Ngayon, alam niyo na ba ang tatalakayin natin sa araw na ito? Tama! Ito ay ang Module 4 na tumatalakay sa kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpo. Sabi dyan, ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa quality o ganda ng isang produkto o ng isang gawain. Ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon sa kanyang kapwa. At mula sa kasipagan na taglay niya, ay makakatulong siya na mapaunlad ang bansa at lipunan na kanyang kinabibilangan. Narito naman ang mga palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. Una, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ibig sabihin, binibigay mo ng buong-buo ang iyong kakayahan sa iyong ginagawa. Kumbaga, in our own language, iuupot mo'y nampisingan mo. Ikalawa, ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Alam nating lahat na ang mayroong pagmamahal sa ating ginagawa ay mas maganda ang kalalabasan nito, or the power of love. Ikatlo, hindi umiiwas sa anumang gawain. Ibig sabihin, hindi tayo tumatanggi sa iba't ibang gawain na binibigay sa atin. Kaya nga sabi nila, we should go beyond our box or comfort zone for us to learn more. Tandaan, lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Tama? Ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga minamahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging sagana ang ating buhay, mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapwa. Mahalaga sa tao ang maging masipag upang siya ay mayroon maabot o marating na magandang bukas. Kung ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral, tsak, ikaw ay makakapagtapos. Kung ang isang empleyado ay masipag siya, ay kikita at aasenso. At kung ang isang nilikha ng Diyos ay masipag na gumawa ng kabutihan, makakamit niya ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan, mga minamahal kong mag-aaral, na ang kasipagan sa paggawa ng may kabutihan ang magpapaunlad sa ating sarili at sa ating bayan. Ngayon, magpunta naman tayo sa kabaliktaran ng kasipagan, which is katamaran. Kapag sinabi natin katamaran, ito ang hindi dapat natin taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho. Alam ko na lahat tayo ay may alam sa salitang katamaran. Kung kaya't baguhin natin ang ating sarili kung tayo ay nagiging tamad. Bilang kabataan, ay dapat mo laging ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon ang iyong kasipagan sa iyong gawain. Ngunit lagi mo rin tandaan na sa isang gawain ay tsak na makakaramdam ka ng hirap,
pagod ng katawan at isipan, mga pagsubok at mabibigat na problema. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sumuko sapagkat ang pagsuko ay para lamang sa mga karuwagan o sa karuwagan. Ngayon, magpunta naman tayo sa pagpupunyagi. Ang pagpupunyagi ay pagtsatsaga na maabot o makuha ang iyong layunin o mga mithiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtsatsaga, pagtitiis, kasipagan at determinasyon. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok ng may kahinahunan at hindi nagrereklamo. Ito ay patuloy na pagsubok ng mga gawain hangga't hindi nakakamit ang mithiin. Nagpupunyagi tayo kasi tayo ay nagtagumpay sa ating pangarap sa ating buhay. Ngunit lagi nating tatandaan na walang madaling pangarap. Lahat ng pangarap ay may kaakibat na problema o mga pagsubok para mas lalo kang tumatag at para hindi sumuko. Matuto kang ilaban ang iyong pangarap kasama ng iyong pamilya at ng Diyos. Matuto kang magpakumbaba kapag naabot mo na ang iyong mga pangarap sapagkat walang nawawala sa pagiging mapagpakumbaba. Mahalin mo ang iyong mga magulang at respeto hanggat sila'y tumanda sapagkat kung wala sila, wala ka at magiging walang kwenta ang iyong pangarap. Masarap mamuhay nang naabot ang iyong pangarap, pero mas masarap mabuhay kapag kapiling mo ang iyong pamilya at ang Diyos. Ngayon, talakayin naman natin ang pagtitipid. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang bertud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. Marami sa atin ay nagtitipid para sa ating sarili, para mabili ang ating mga pangangailangan at kagustuhan sa buhay, at napag-aralan ninyo yan sa inyong aralin panlipunan na. Ano na nga ulit ang pangangailangan at kagustuhan sa buhay? Tama! Kapag sinabi nating pangangailangan, ito ay mga bagay na kailangan ng tao para mabuhay. Halimbawa na lamang ng pagkain, tirahan at damit. Very good! Samantalang ang kagustuhan ay tumutukoy naman sa mga bagay na magpapasaya sa iyo. Magpapasaya sa iyong buhay o mga bagay na hindi mo kailangan para mabuhay. Halimbawa na lamang ng gadgets, alahas at iba pa. Tandaan ninyo mga minamahal kong mag-aaral, nagtitipid tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ibang tao. Yan ang tunay na kahulugan ng pagtitipid, ang pagbibigay o pagtulong sa ating kapwa. Sa panahon ng pandemya na kinakaharap natin ngayon, lahat tayo ay naapektuhan at talagang kinakailangan nating magtipid. Sapagkat bilang isang simpleng mamamayan o mga mag-aaral, yan ang inyong maitutulong sa ating lipunan. Huwag tayong masyadong maluho sa kung anuman ang meron tayo ngayon, sapagkat hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Naway nagsilbi sanang lesson o aral ang COVID-19 na ito sa ating buhay. Matuto tayong magdasal sapagkat lahat ng nangyayaring ito ay mayroong rason. Magtiwala lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, upang lubos mong maunawaan ang pagtitipid, ay narito ang mga ilang paraan na maaari mong gawin upang makatipid sa iyong gastusin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Una, magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Ikalawa, ugaliin na maglakad lalo na kung malapit lang naman ang paroroonan. Nakatipid ka na, nakapag-exercise ka pa, di ba? Ikatlo, piliing mamili sa pampublikong pamilihan sapagkat higit na mababa ang presyo ng mga bilihin sa mga lugar na ito. At ang ikaapat, gamitin lamang ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang. Panglima, maglaan ng takdang oras para sa paggamit ng TV,
computer at iba pa. Ika-anim, ugaliing gumamit ng baso para sa tubig tuwing tayo ay nagsisipilyo. At ika-pito, piliin ang mga lokal na produktong gawa sa inyong komunidad kaysa sa mga gawa sa ibang lugar. At yan ang mga simpleng bagay sa pagtitipid. Ngayon, magpunta naman tayo sa pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay paraan ng pagtatabi ng konting halaga upang makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Ang pag-iimpok ay tumutukoy sa pag-ipon o maaaring ito ay pera o mga produktong hindi basta-basta nasisira. Ang pag-iimpok ay pagtukoy din sa financial education. Through financial education, we can learn on how to have a life planning o plano sa buhay, particularly pagdating sa pera. Ito rin ay patungkol sa savings, insurance, at pensions or investments. Kumbaga, ito ay pagpaplano o paghanda sa iyong kinabukasan. Ngayon, ito naman ang tatlong dahilan kung bakit kailangan mag-impok ang isang tao. Una, para sa proteksyon sa buhay. Buhay mo sa hinarap at ng pamilya mo. Dalawa, para sa mga hangarin sa buhay. Para sa iyong mga pangarap. At ikatlo, para sa pagre-retiro. Hindi habang buhay, malakas tayo. Kaya importante na tayo ay mag-impok o mag-ipon. Ayon naman kay Francisco Colaico, kinakailangan na tratuhin ang pag-impok na isang obligasyon at hindi isang optional. What do you mean by that? Obligation meaning it's your responsibility. May buhay tayo. Marapat lamang na ito ay ating pangalagaan at protektahan. Ngayon, kayo ba ay natuto sa ating aralin? Kung gayon, magpunta tayo sa ating mga gawain. Una, para sa ating gawain number 4 na may titulong Kunan mo ako para sa inyong panuto, mula sa iyong pagkatuto sa aralin, punan na maangkop na salita na makikita sa loob ng kahon ang pangungusap sa ibaba upang mabuo ang batayang konsepto ng aralin. Pagkatapos sagutin ang mga tanong sa ibaba ay isulat ito sa iyong kwaderno, sagutang papel o sa iyong activity sheet. Or pwede mo rin itong i-comment dito sa ating live ngayong araw na ito. Sa loob ng kahon, andyan ang mga salitang umunlad, kasipagan, produktibo, pagpupunyagi, at mithiin. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin o buuin ang pangungusap na yan. Okay, letter A, number 1. Ang blank ay, yan ay tumutukoy sa? Tama, yan ay kasipagan. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naayon sa? Okay, ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at? Number 2, that is? Produktibong gawain na naayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang? Okay, that is umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa. Very good. Letter B. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng? Tama. That is pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Very good. Okay. Para naman sa ating gawain number 5 o paggawa ng dokumentasyon para sa iyong panuto, maghanap ng isang manggagawa na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Kapanayamin sila at ipakwento ang kanilang mga naging karanasan sa kanilang trabaho at paano sila naging matagumpay. Maring sila ay iyong mga magulang o iyong mga kamag-anak. Ngayon, para sa inyong mga criteria, para sa nilalaman, 20 points. Para sa inyong sa pagpapakita ng larawan, 20 points. Sa kalinisan ay 10 points for a total of 50 points.
Ang gawain ito ay isusumitin ninyo sa inyong mga guro sa ESP9. Sa mga subnations under my class, this is one of your performance tasks. Lagi natin tatandaan na ang pagtataglay ng mga katangian tulad ng pagiging masipag, mapagkunyagi, matipid, at marunong mag-impok ay isa sa mga dapat nating taglayin lalo na sa panahon ng pandemya na ating kinakaharap. Matuto tayong pahalagahan ang mga katangiang ito sapagkat malaking tulong ito para maibsan ang ating hirap sa pagharap sa mga pagsubok sa ating buhay. Ang mga salitang ito ay parang mga pandiwa o parang mga pandiwa sa Pilipino or verb in English na kung saan ay action words or learning by doing ng four pillar of education na kung saan kailangan natin itong ikilos sapagkat mas natututo tayo kapag isinasagawa natin ang isang bagay. Para naman sa inyong gawain number 6 na may titulong Sagutan Mo Ako, para sa inyong panuto, basahin at unawain mabuti ang mga item at piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Isulat ito sa inyong kwaderno. At para sa unang katanungan, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang hindi nagpapakita ng paraan ng pagtitipid? Is it letter A? Sa tuwing nanonood ng teleserye si Edita, inuorasan niya ang paggamit ng TV. Letter B, si Cherilyn ay gumagamit ng baso sa tuwing siya ay nagsisipilyo. Letter C, nagtatabi ng pera si Carlo para pambili ng imported na laruan na gusto niya. Or letter D, nagluload lamang si Mark Carlo na sa cellphone tuwing kailangang mag-online sa klase at magsaliksi ng aralin sa internet. Mayroon naman kayong 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay tumpak, that is letter C. Tama ang inyong mga kasagutan. Ikalawang katanungan. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan maliban sa letter A, hindi umiiwas sa anumang gawain. B, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. C, ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. D, binibigay ang buong oras sa kanyang gawain. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay tama, letter D. Ikatlong katanungan, ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapakita ng bertud na ito? Is it letter A, magtipid upang guminhawa ang sariling buhay? B, ito ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana. C, kapag ang tao ay marunong magtipid, marunong din siyang magbigay, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Or letter D, gamitin ang bertud na ito upang higit na makapagbigay sa iba. Meron lamang kayong 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay magaling, letter A. Number 4, ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho. Letter A, kahinahunan. B, kakayahan. C, katamaran. Or letter D, kaganapan. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ito. At ang tamang sagot ay letter C. Tama ang iyong mga kasagutan. Number 5. Ayon kay Francisco Colaico, kinakailangan ng pag-impok ay tratuhin na isang obligasyon. Ito ay nangangahulugang letter A, optional lamang ang pag-impok. B, gawing tradisyon ang pag-impok. C, kailangang may determinasyon sa pag-impok. Or letter D, tungkulin ng bawat isa ang mag-impok. In 5,
4, 3, 2, and 1. At ang tamang sagot ay letter D, husay. Para naman sa inyong gawain 7 na may titulong o may title na i-journal mo ako para sa inyong panutop, gamit ang format sa ibaba, punan ang bawat kahon batay sa hinihingi sa bawat kulay ng traffic lights. Isulat ang iyong sagot sa iyong sariling journal na isusumitin ninyo sa inyong ESP9 teacher. Para sa red light, isulat ang mga bagay na ginagawa mo noon na hindi nagpapakita ng kasipagan at kailangan mo lang ihinto. Para naman sa yellow light, mga gawain na nagpapakita ng pagtitipid na dapat mong ipagpatuloy na gawin hanggang sa kasalukuyan. At para naman sa green light, mga gawain na magpapataas ng motibasyon mo para magpunyagi at tapusin ang mga gawain na nakatakda. At ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, ngayon ay nabatid mo ang kahalagahan ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok. Ito ay makakatulong sa iyo upang mapaunlad mo ang iyong sarili at ang iyong lipunan. Ang inyong takdang aralin na may titulong maalaala mo kaya? Para sa inyong panuto, sumulat ng isang pagninilay gamit ang format na nakikita ninyo at gawin ito sa inyong journal. Sa nakikita ninyong tatlong kahon, isulat ang mga sumusunod. Sa unang kahon, isulat kung ano ang konsepto at kaalamang pumukaw sa iyo. Sa ikalawang kahon, kung ano ang iyong pagkakaunawa at realisasyon sa bawat konsepto at kaalamang ito. At sa ikatlong kahon, isulat kung ano-anong mga hakbang ang iyong gagawin upang maisabuhay ang mga pangunawa at realisasyon ito sa inyong buhay. Isumite ang mga gawain ito sa inyong guro. At para naman sa ating sanggunian, sa araling ito, maraming salamat po kay Dr. Minerva Muñoz, Sir Celso Kayabyab, at Ma'am Edita, Sir Celso Malikdum, and Ma'am Edita Kayabyab sa magpapahiram po ng inyong mga larawan. At sa www.google.com para sa mga GIF na nagamit para sa araling ito. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Naway isabuhay ninyo ang inyong mga natutunan. Muli, ako, si Sir Rodel Puyawan, na nagpapaalala na mag-aral kayong mabuti sapagkat malaking tulong ito para makamit mo o magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Paalam! Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carlinian learners. Airing live from the Mangubimbu capital of the Philippines, San Carlos City, you're tuning in to CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner, where passion is the key, learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner.